You have been warned. Ayun ano, magandang araw mga Gagamblers. Welcome ulit sa ating YouTube channel, ang Gagamblers TV. Bali ngayon ano tayo ngayon naman. Kasi merong nag-PM sa akin. Naglaban ako ng tournament kasi may nagamit ako doon isang sariling palaing gagamba. Kung paano ito ginagawa. Okay? Bali ngayon eh, simple lang naman din. Usually ganito. Halimbawa, mayroon akong gagamba na nilaban. Tapos maganda yung impressive ang panalo niya. Siyempre parang gusto kong sana ganun lahat ng gagamba ko. Kaya hanggat maaaring pinipreserve. Alam mo natin sila, isin ang buhay nila din. Try natin silang paitlogin. Pag umitlog naman, kinukuha kong itlog. Tsaka yun ang pinapalaki ko. Tama-tama, bali ngayon eh. May papakita ko sa inyo, no? Bali, ito isa. Halimbawa, ganito. Yan, no? Jensen na pulahan. Ayan. Ayan. Naipanalo ko ito sa tournament. Akala, ayan. Maganda siya. No? Kita nyo. Ayan. Medyo luma na yan, no? Pero, talagang may kabagalan siya kumilos. Kahit numpa, ganyan siya. Ayan. Ano, kita nyo. Pero gagambang ito, ang gusto ko rito, ang tapang. Talagang hindi umayaw sa laban siya, no? Kaya parang nag-interest ako ngayon na ano siya, bali paitluhin, tapos ako naman kapalain ang anak niya, baka maging kasing tapang niya rin ang maging anak, no? Bali, ito yan. Tama-tama kasi nangyari ito, ang gagamba na to. Nung ano to, nung bago mag-tournament ng Spider Tournament Season 5, 3 days bago ang tournament, nang itlog to. Bali, ito yun. Yan, ito. Yan, yan. Ayun ang kasing niya. Yan o, medyo papisan eh. Kasi ilang linggo na rin. Yan. Ngayon, plano ko ngayon ito. Kasi nakadalawang laban na sa akin ito sa timbangan. Maganda talaga yung presibo. Una, nanalo siya sa tournament. Doon sa Spider Tournament. Then after a week, nilabang ko siya tumabla. Pero nasa kanyang tapang. Talagang hindi nila maabutan ang kalaban kasi tumatakbo. Kasi usually, ang laban eh, pag unang kagataan tumakbo, na dalawang lampasan lang o tatlo, tabla. Kaya ganun nangyari. Si takbo niya yung kalaban niya. Okay, tama-tama, no? Bali nga, papakita ko sa inyo paano kong ginagawa. Okay, ito gaya nito. Tama-tama itong ano to, egg na to eh. Kasi ano to, para papisa na to. Ayan o, oh, makita nyo. Ayan. Ayan, para siyang papisa na. Ayan o. Oh. Ayan. Bali, ano to, parang ginaya ko dito eh. Ano, parang kasi minapapanood ko eh, ano? Isan man na yan. Ayan, dati kasi talaga nagka-try din ako mag-ano. Magpalain ng gagamba simula sling. Usually Japan, napakadali. Pero yung Derby G, medyo mahirap, ano? Kasi nakaraan, halos ilang try ako. Siguro, tatlo, apat na napapalaki ko. Usually, badbansot talaga. Buti ka mo, itong nakarang tournament, may nagamit ako isang piraso. Kasi nangyari nga yun, na-OD yung mga pandala kong gagamba. Kaya choiceless, nilabang ko yung isa na yun. At swerte naman nanalo, first fight ko yun. Okay? Bali ganito. Apaliwanag ko sa inyo, no? Ito yung egg, ayan. Yan yung egg ng gagambang to. Ito na pulahan na Jensen, ayan. Medyo mahaba siya, kaya maganda. Ayan, ito. Yan, no? Ganyan talaga yung lakad niya, kahit nung bago pa siya. Parang ngayon, ano ito ngayon? 2 weeks or 3 weeks na siguro. Ayan. Pero mahaba. Ayan. Tutulugin naman natin, ano? Ayan siya. Tapos, yung egg niya ito, halos malapit na tumapisa. At ito, yan. Kumuha tayo ng, yan, ito. Lagayan ng mineral water na medyo malaki. Tapos, nilagyan natin sila ng mga, ito. Ito, dahon ng palmera to eh. Nilagay ko sa loob. Para dyan natin papakulan yung sling, okay? Yan. Papakita ko sa inyo, no? Para may idea kayo. Ayan, no? Ito yung lagayan, no? Bali, ito yung egg. Kasi ito, ano to? Kasi makikita nyo naman sa egg, ayan, no? Medyo incubated na siya. Itim na yung loob. Ibig sabihin niya, may mga maliliit na gagamba na. Yan. Yan. Okay? Na-try natin itong ano, buksan konti. Tapos, pag nakita natin na gumagalaw na talaga, hindi natin tutuloy. Medyo hatak lang konti lang. Para ano, titignan natin kung talagang buhay na yung laman. Usually ba, pinababayaan lang sana ito. Pero ito, try lang natin para makita nyo lang. At usually ginagawa ko lang to sa mga paborito ko talagang gagamba. Yun lang yung siyempre, magkapagod na rin naman tayo, di ba? Dapat medyo worthy naman. Iba nga, si ano yung taga Cebu, si San Manayan, yan. Talagang magaling na breeder yun. Talagang Derby G talagang ano niya, ang galing. Sana meron, no? Sana hindi bugok.
Medyo ano, kaya nga. Uy, ayan, swerte. Oh, lumalabas na, oh, ayun, oh. Kita nyo? Makapagita ko sa inyo, no? Ay, mga pulahan. Ha, saya naman. Ayan, ito siguro yung bagay na bihira pa yung mga nagagambang gumagawa. Ayan. Yung sariling palaki, simula itlog. Isan man na yan, ano, brita talaga, eh. Ayun, kita nyo, para makita nyo, gano'ng kalilit. Ayan, ang ganda. Ayan, oh. Buksan lang natin ng konti. Balit yung container. Oh, sayang. Ayan, wasok natin. Diyan sila. Diyan natin pala rakin to. Ayan, pasok kayo dyan. Ayan. Ganda, ganda, ganda. Ayan, bibitin na natin sila sa loob ng ano. Ayan, bibitin natin sila sa loob ng dyan. Para paglapisa sila. Ayan, nakabitin. Para makita nyo, no? Ayan, binitin ko siya. Bali, ayan na siya, oh. Sa loob, kita ba? Ayan, oh. Ayan siya sa loob lang. Medyo ano siya, sa bukana lang. Sinapit ko lang siya. Ayan. Ayan. Ganda na kasi nakita. Nakita ko na meron na talagang ano, nagigagamba na. Sigurado, mapulahan na naman to. Ayan. Ayan, nasa loob na siya. Ayan. Sure lang natin kailangan talaga nakadikit siya dito sa gilid. Nahirap na kasi pag nahulog dito sa ilalim. Ayan. Ayan, okay. Nakadikit na siya. Ayan. Okay, tapos tatakpan muna natin yan. Hayaan natin sila. Buksan mo natin konti-konti pa, no? Para medyo... Ayan. Pag ito nagawa ng halos ng lahat ng mga nagagamba, ako, baka wala na mag-hunt. Ayan. Baka wala na mag-hunt. Pero ito mas ano to, kasi nga, hindi maubos, di ba? Maganda naman to. Ayun, ang dami. Wow. Maganda. Ngayon pala, kikita ko na mapulahan talaga sila. Ayan. Ayun, ang dami, oh. Ayun, ang dami, oh. Ayan, ang ganda. After 3 months siguro, malalain na to po. 3 to 4 months. Kasi yung nilabang ko, ano yun, eh. Running 4 months, eh. PM lang yung size nun. Ayan, oh, process. Ganda. Medyo mapagal natin sila nilabas. Pero okay na to. Kaya na nila to. Ayan. Ayan, oh, ang kaganda. Ayan. Ayan, sabi sa rin. Ayan. Okay. Ayan sila. Kasarado natin. At isa pang tip, ano, bali ako, nga, ito mga gambang tumalilito masyado. Medyo mahina pa sila ng bangkaya na sa mga predator nila, nalanggam, ganyan. Kaya usually yung container walang butas muna. Yan. Hindi ko nilalagay ng butas yan. Yan. Walang butas po yan para walang makapasok na mga langgam o predator nila, no, na maaaring pumatay sa kanila. Yan. Ayan. Okay? At sabi, nagkataon din sila kung ano pagkain. Usually for 1 month, 15 days, spray lang ako ng water. Bali ganito ngayon, oh. Kumuha ako ng tubig ulan, yan. Tapos nilagay ko sa lagyan ng pabango. Ayan. Ayan, sobrang pino. Kasi pag makapal ng spray, sa sobrang liit nila, mamamatay sila, nalulunod. Bali ito maganda yan, tapos spray lang. Bali ginagawa ko ito after siguro mga 2 days or 3 days, tsaka ako pag nakalabas na sila lahat, tsaka ako nag-spray. At hindi direct ang patama sa gagamba. Para spray ka, dito lang sa mga dahon-dahon. Konting-konti lang, so, isa-dalawang spray lang, yun lang. Okay? 15 days yun, gagawin ko. Then after nun, yan, may kandang question. Yung sasabi niya, ando pagkain. Okay? After 2 weeks ang ginagawa ko ganito, usually sa iba kasi, fruit flies, yan ang pinakaano nila. Pero gaya minsan, mahirap ang huli ng fruit flies. Ito naging solution ko dyan. Okay? Mari ganito na ginagawa niya, no, ni Black Hunter PH. Ayan. Ayan, no, marami tayong pagkain nila. Okay, ano, yan. Ito po yung mga itlog to ng mga Tagalog, no? Tagalog jeep, Pangasinan. Mas maliliit ito. At usually, pag ito, pisa na, siguro after mga 2 weeks, ganyan, tsaka na naman ito mapipisa, huli sila, kaya mas maliliit. Kaya ito maganda pagkain nila. 2 weeks ahead, napisa yung Derby G natin na Jensen. Then, pag napisa naman ito mga Tagalog lines, okay, na
2 weeks naman na medyo mas bata, mas maliliit pa sila, mas bata, yun, perfect na pagkain ito. Kaya ginagawa ko, hindi ko man sinasama. Inayaan ko lang muna itong hindi dito sa container ang Jensen. Tapos ito muna, after 2 weeks, medyo mapipisa na makikita ko na nangingitim na yung itlog. Kasi wala pa, kita mo. Dilaw-dilaw pa, wala pang laman talaga yan. Yan, para makita nyo, no? Wala pang laman. Hindi pa sila nangingitim. Kasi pag nangingitim na yan, yan, doon ko naman isisimula na bubuksan to at ilalagay ko rito sa loob nitong container. At yun at magiging magsisilbing pagkain naman nila. Halos sa 1 month, puro ganun. Makikita nyo after siguro a month, medyo malalaki na sila. O pag napansin nyo na medyo malalaki na rin naman, pwede kayo magpalit ang pagkain. Isang langaw. Pero medyo mahirap na manghuli, yung mga fruit flies, ganyan. Pero sa starter talaga, ito pinaka-perfect na pagkain. And then, gagamba rin, no? Derbyji rin, ng mga maliliit na Tagalog. Okay? Yan. Yan ang muna siguro mga gagamblers, ano ba rin? Magkaroon lang na idea kung paano nagpapalaki ng gagamba. Parang captivity, no? Na hindi tayo manghuhuli na maghahant-maghahant kasi parang niisip ko rin siguro balang araw mauubos din siguro sila eh. Kung sa libo-libo rin dumarating dito sa Luzon, galing Visayas, ganyan, di ba? Mauubos din yan eh. Kaya mas siguro ito, meron may idea na tayo anong gagawin natin next step. Okay? Okay, hanggang dito siguro mga gagamblers. Sana nag-agkaroon ko ng idea tungkol dito sa video ko na ito, no? Kung paano magpalaki ng gagamba sa captivity. At kung meron man kayong question o comments, ano? Pwede niyo ako i-PM or mag-comment kayo dito sa channel natin sa Gagamblers TV para may magkaroon ako, para may sagot ko naman kung nga sa makakaya ko. Okay? Pali ako kasi naman ina-absorb ko lang din naman kung ano yung nakikita ko, nababasa ko, natutulong ko sa ibang mga nauna sa atin. Okay? At yun na ina-apply ko. At minsan maganda naman tag-resulta. Okay? Hanggang sa muli at sana nag-enjoy kayo at naging informative itong munting video natin. Okay, have a nice day and enjoy lang natin ang hobby natin, okay? At please subscribe po sa ating YouTube channels, Gagamblers TV. Okay?